Yo, what's up mga J-Boy? Bali ngayon ang gagawin naman natin isipin mga kalokohan lang dito sa bike na to. So, pagpapalitin natin yung ano yan, no? Mula sa kaliwa, ilalagay natin sa kanan yung kanyang preno o yung kanyang mismong hose. Tapos, ang gagawin naman natin sa kanya, ilulusot natin dito sa internal cabling, no? Kasi dito siya nakalagay sa labas. Bali ngayon, kung gusto mo matutunan to, huwag mo kalimutan mag-like, share, and subscribe. At fight na rin ang notification bell para lagi kang updated sa mga susunod na gagawin natin video. Yun lang guys, maraming salamat. At huwag natin kalimutan mag-shoutout. Shoutout nga pala kay Mox TV at kay Albert Fernando. Shoutout din kay Dad Seguian na lagi nakatutok sa atin. At kay Roberto Gonzalez. Shoutout din kay Jimmy S. David. At shoutout kay Melvin Lumapag. Shoutout din kay Tolitz Ermac at kay Dudes Ermac. At shoutout din sa kanyang maribago shout cycling club. At shoutout din kay Dominador Junior Arcierto. At shoutout din kay Harold Libre. At shoutout din kay Rap Darkside TV. Yan. Tapos shoutout din kay Angelo Investro. Shoutout din kay Mardep T. Tagapadyak. At shoutout din kay Jerome Musay na lagi nakasubaybay sa ating ginagawang kalokohan sa mga video na to. No? So yun lang guys. Kaya kung gusto mo matutunan to, pisaan na natin to para mabilis. Bali ngayon ang gagawin ko rito ay tatanggalin ko muna itong kanyang handle grip na. Bakit ba kailangan tanggalin itong handle grip? Para ito, maisagad nyo ng lock dito. So dahil sagbit, ano to, sagbit Edison itong kanyang brake set. Masyado siyang angat na angat. So gagawin ko dyan, pipihitin ko to, yung mismong ano niya, para bumaba yung lever niya, maidikit ko rito sa handle bar. So kung naka M120 kayo, hindi nyo na kailangan tanggalin. So kung naka MT200 kayo, hindi nyo na kailangan tanggalin pa tong ano, no? Yung kanyang handle grip para lang luwagan tong brake lever para dumikit. Ayan, gaganyan siya kusaw. Nakita nyo ba? Parang nakapiga na siya agad. Para konting piga na lang yung gagawin natin. Nakadikit na siya rito sa kanyang handle bar. So yun guys, panoorin nyo lang. Fast forward natin to para mabilis. Pula na to. Yan, dyan siya nakalagay. Hihitin nyo lang siya pa counterclockwise. Kung mapansin nyo to, dumidikit na siya sa handlebar. Padikit na siya. Kaya sa konting piga, eh, pwede na siyang dumikit na. Yan, kailangan kasi nakalock to guys. Yan. Yung kabila, okay na eh. Yan. Ibig sabihin, konti na yung mineral oil nito, pero ito, marami pa. Kailangan ko muna siya adjust. Sagad na yata ito isang ito. Hindi pa siya sagad. Pa-adjust ko pa siya. Malakas pa, marami pa mineral oil itong kabila. Ngayon, papakita ko naman sa inyo kung paano yung ibig sabihin. Okay guys, bali ito yung ibig sabihin guys. Tingnan nyo. Ayan, nakadikit na siya sa handlebar, no? Kapag nakaganyan siya, hindi magtutuloy-tuloy yung pagtulo ng mineral oil. Kaya hindi masasayang yung mineral oil niya sa loob. Saka hindi siya magkakaroon ng hangin sa loob para humina yung brake nyo. Yung brake system nyo, no? Hindi siya hihina kapag wala siyang hangin. Kaya kailangan make sure nyo lagi na walang hangin yan pagkapag ginawa nyo. Hindi siya makakahigop ng hangin. Kailangan ang may higop niya lang ay mineral oil. Kaya ipepreno natin siya ng ganyan para smooth na smooth yung gawaan natin. So dito tayo sa pagpapalit nito guys. Yan, gusto ng may-ari o ni boss, ilipat siya rito guys sa kabila. Dahil kung papansinin natin, kung magbubuhat tayo, lagi natin sa kaliwa binubuhat, tapos sa kanan tayo mahawak kasi mas kampante tayong hawak natin yung kanan dahil mas malakas yung kanan natin. Pera na lang kung kaliwete ka, sakto na sa iyan, no? So bakit kailangan ilagay sa kanan yung likod? Siyempre, pag pumreno ka sa harap tapos kanan yung hawak mo, pwedeng may posibilidad na bumalentong ka guys. Lalit na isang kamay ka lang. Hindi ganun kalakas yung kapit ng kamay mo, di ba? Babaliktad ganun. Kaya mas para sa akin, mas okay siya na nasa kanan yung preno niya sa likod. Ayan, lalit hydraulic. Malakas masyado yan. Kaya yung gagawin natin guys, dilipat lang natin to dito.
Tapos yung panglikod na to, bago natin siya mamaya tuturo ko sa inyo paano siya ipasok sa internal cabling. Itong mismong brake hose na to, ano. Pero ipaparto na natin 'yo para mas malupit yung gawaan ni Raiden Works. Yun lang guys, maraming salamat. Sana natin to para mabilis. Kakalasin niyo lang to guys, yung 8mm na 'yan. Tapos pagpapalitin niyo na. Pero kailangan may nakakapit diyan na ganyan, ah. Kailangan nakapre na 'yan. Kaya maglalagay tayo ng goma para diyan, guys. Kuha lang tayong goma. Okay mga boss, bali gagawin natin dito, maglalagay tayo ng goma. Itong goma na to, galing to sa interior ng road bike, no. Pinutol ko siya. Tapos papasok lang natin siya sa handlebar. Ay guys, panoorin niyo lang maigi. Pasok niyo lang siya diyan. Ayun. Pag naipasok niyo na siya, ayan. Sa kanya siya ngayon babanatin. Lalagay niyo rito. Ayun, kita niyo ba? Kahit di siya masyadong piga, okay lang 'yan, guys. Importante lang sumarado yung pinaka valve niya rito para hindi kumatas yung ano niyo, hydraulic fluid. Para pag pinigaan niya siya, halos ganun pa rin siya, no. O hindi mauubos yung laman nitong ano na to. Ating lever. Yung pinaka-tank niya. So, yun guys, gagawin na natin siya, no. Tatanggalin na natin to. Siyempre sa kabila kailangan din natin lagyan. Tatanggalin na natin to pagpapalit lang natin. Gamit kayo ng 8mm na open wrench. Ah, panoorin niyo lang guys. Kailangan guys, may nakasapo na kayong basahan pag tinalas nito. Kasi siguradong tutulo 'yan. Pero sure bull na wala kang magiging problema, no? Kahit kalasin niya yan. Napakarami ko na kinilas na ito. May gitsan libo na. Kaya 100% na sure bull tayo gumawa. Kapag itong tulo na ito ay marumi na, kailangan pantanin na rin lahat ng hydraulic oil niya, no? O mineral oil. Kasi pwedeng masira na yung mga o-ring niya dahil sa dumi na yun. Kaya kagaya niya. Nakikita ko to parang marumi na. Parang lang, ha. Check ko pa rin kung marumi na talaga yung kanyang mineral oil kapag tinalas na natin siya. So, kalasin lang natin ito guys. Para smooth na yung gawaan natin by Raiden Works. So, kung hindi siya marumi, kailangan punasin nyo muna ito, no? Bago nyo ikabit. Ilipat nyo lang dito sa kabilang side. Yan guys, kita ba? Yan dito. Soksok nyo lang yan. Kailangan malinis guys pag kinabit nyo, ha. Punasan muna natin siya, tapos punasan din natin loob nito para all goods na all goods yung gawaan. Kita ba dyan guys? Malinis na malinis. Yan. Pwede kasing malinis yung ano nyo, yung oil nyo. Yung ipaparumi lang dun, yung open range nyo. Kaya itong mismong thread, no? Pwedeng ganun ang nangyayari kaya akala nyo marumi. So, paano siya masisilip kung marumi? Mamaya, tuturo sa inyo paano. Kabit nyo lang muna to para wala na kayo maging problema sa buhay nyo. Yeah, kapag naipitan nyo na siyang ganyan sa kabilang side, kabit nyo rin to. Yan guys, panoorin nyo lang maigi, no? So kagaya yung tinuro kanina, bago nyo siya kabit, kailangan linisan nyo muna siya. Yan, kasi ito rin linisan nyo rin. Kailangan punasan nyo siya guys para all goods na all goods yung gawaan by Raiden Works. Ayan, lagi ang turo sa inyo, puro kalinisan. Kasi kailangan talaga malinis dito, hindi siya pwedeng ma-contaminate ng dumi. Dahil pwedeng masira yung preno nyo, yung braking system nyo. Baka magkaroon kayo ng problema sa ride. Ayan. Tapos, pwede nyo nang tanggalin yung mga goma nya, no? Tanggalin nyo muna, i-check natin siya. Kung may preno pa rin ba siya, wala na. Ayan. Pag pinigapiga mo siya guys, unti-unti na siya magkakapreno ulit. Ayan. Pero ito, dito sa issue na ito, mukhang kulang na itong kabila. Dito tayo sa kabila ngayon. Mas lalo ito, mas mukhang kulang na ito. Ano? So, dahil nailipat na siya na, yung kaliwa, nailipat na natin sa harap, sa front brake. Ayan, check na natin siya. Ayan, may preno na agad siya guys. Paano ba malalaman kung may preno na agad? Yan, hindi na siya sumasagad yan sa mismong ano, no? Pero kailangan na natin siya dagdagan ng mineral dito sa kanyang salinan. Kaya lalagyan natin siya dyan ng mineral oil. Ayan, bali ngayon guys, gagawin ko, sasalinan ko siya ng
mineral oil dyan, oh. Gagamit tayo ng T15 na flower wrench. Gagamit tayo ng T15 na flower wrench. Palasin nyo lang yan. Yan, wala magiging problema dyan, guys, kung ano, ano. Tapos lalagay natin siya ng mineral oil dyan. Okay guys, bali gagawin ko ngayon. Ay, ito naman tayo, no. Gagamit tayo ng submit na ano rin, no? Mineral oil. So kahit hindi submit, basta mineral oil, okay lang. Ayan, so tinatanggal pa yun dyan. Pero sa issue na ito, natanggal agad siya. Tapos gagamit lang kayo ng medyo maliit lang na ano, no? Syringe o pang injection. Kailangan wala siyang magiging hangin, no? Pasiritin nyo muna. Ayan. Saka nyo ngayon ihigupin yung mineral oil dyan. Kita nyo ba? Ayan. Para smooth na smooth yung galawan nyo. Bakit nga ba maliit lang yung pinagamit ko sa inyo? Kasi hindi nyo makokontrol, guys, kapag malaki yung syringe na gamit nyo. Pwedeng mabigla yung bulwak ng ano nyo, no? Masayang lang yung mineral oil. Di kagaya na maliit, mas makokontrol nyo yung tamang piga. Kung gano'n lang karami yung pwede nyo ilagay. Hindi siya mabibigla para tumalsip lang yung mineral oil at masayang yung paghihirap nyo. Then guys, gagawin na natin siya. Panoorin nyo lang maigi. Dapit natin yung cam. Ayan, so tutuluan natin siya dito sa loob nito, no? Ayan, para all goods na all goods yung gawaan. Ayan, di ba nakita nyo ba yung ano niya? Yung oil niya. Sakto-sakto lang yung lagay ko, hindi siya nabibigla. So kapag malaki yung gamit nyo, mabibigla talaga siya. Ayan, malakas na agad yung preno niya, guys. Punuin lang natin siya para marami na siyang laman. Ayan, sobrang lakas na ng preno nito, guys. All goods na agad. Ayan, ayan ang gawang walang hangin, guys. Kaya tinuturong ko kayo ng mga tamang technique. Diba may preno agad siya, hindi kagaya ng iba. Pag pinigaan yung ganyan, wala na agad preno. So yun guys, ganun lang yung kasimple yung Hoka Basic yung gawaan ng ganyan. Tapos sasarado nyo na siya. Sa kabila, ganun lang din yung gagawin ko. Pero mamaya na kasi may sisimulan akong iba, no? So yun guys, tuturo ko na sa inyo mamaya yan. At dito, isasarado muna natin to. Gamitin lang uli natin yung T15 na flower wrench, no? Para maisarado natin siya ng mahigpit. Ayan, tapos makikita nyo to guys, may goma yan, no? Ayan, yung pinakalock nya, no? Okay guys, bali ngayon gagawin naman natin. Higpitan na natin siya, no? Ayan, gamit tayo ng T15 na flower wrench para maigpitan siya. Tapos, saan natin siya higpitan ng medyo malakas o matindi. Huwag yung sagad na sagad kasi alay itong frame na to ng mismong tank niya. Baka mabasag niya, no? So may goma siya dyan kaya hindi siya maglilik, no? Tapos punasan muna natin siya. Ayan, pag napunasan niya na, pwede niya na ibalik to, no? Ayan, lagyan ko siya ng double D40 kanina para medyo dumali sana yung pagpihit. Kaya lang matigas pa rin siya dahil nilagyan nila ng Loctite o thread blocker. Ayan yung kulesul na yan, nakikita nyo ba? Ang gagawin natin, tanggalin muna natin itong 4mm na to. I-adjust natin doon. Saka natin higpitan to para makuha natin yung adjustment nya. So yun guys, bali gagawin natin, tanggalin natin ito, ano? Huluwagan lang natin siya. Ayan. Pag naluwagan nyo na, adjust nyo na siya siyempre. Tulak nyo lang pa ganyan, yan, yan. Ayan, kapag okay na siya, medyo nasa dulo na siya, no? Kita ba? Ayan. Hindi, okay na siya. Ayan, usog natin yung camera para makita nyo. Ayan, kapag okay na siya, saka naman natin to ibabalik sa dating gusto nyong higpit. Ayan. Depende sa haba ng kamay nyo yung pag-a-adjust dito, guys, ha? Kasi baka sumobra kayo, hindi nyo na maabot. O haba ng daliri nyo. Ayan. Lakas na ng preno, guys, oh. Kita nyo ba? All goods sa all goods na siya. Ayan. Kapag okay na, siguro masyado na mahaba to. Ayan. Okay na yan. Ayan, yan, yan. Okay na siguro to para kay kuya. Sobrang haba na yan. Bali, gagawin naman natin sa kanya. Ibabalik na natin siya sa dati. Tapos kakabit na natin yung kanyang handle grip. So may bakat yan ng dating kinaganoan, no, guys. Dati niyang pwesto. Babalik lang natin siya doon sa dating pwesto. Para all goods na all goods yung gawaan nyo. Ayan. Saka natin higpitan tong alin na to, no?
4 mm. Pero mamaya ako na siigpitan para makuha ko yung tamang setup nitong ano na brake set. So yun guys, balik na natin yung kanyang handle grip. Yan, tapos saka natin ipasok tong handle grip. Kailangan all goods na all goods yung gawaan guys, ha, para smooth na smooth yung gawaan. Yan. Ang pagkakabit ng handle grip na may palm rest, kailangan alam mo kung saan nakasentro yung palad nya, no? Ito yung palm rest guys, ha, malaking tulong yun sa long ride para hindi mangawit agad yung balikat natin o yung ating braso. Yan, ganyan ang tamang pagkakabit nya guys. Kailangan tansyado mo kung saan kailangan makapagpahinga yung kanyang daliri, no? Ay, kanyang ano, no? Palad. Yan, tapos pwede na natin ipitan tong 3 mm na alin dito sa ilalim nito. Ipitan lang natin yan. Yan, ito ang unang ipitan ko guys, ha, bago yung 4 mm sa ilalim nito. Yan, kailangan tansyahin nyo yan kung gusto nyo sakyan nyo. Pero ako gamay na gamay ko na kung saan tama nagpapahinga yung daliri ng kamay, no? Kaya ipitan ko na siya. Yung palad pala ng kamay. Siyempre dito, gagamit naman ako ng 4 mm. Tapos kailangan nyo lang ikabit yung ano, no, top ng handlebar, pinaka end cap nya, para all goods na all goods yung gawaan nya. Yan, okay guys, pag nakikabit nyo na siya ng ganyan, lapat na dapat, ibig sabihin all goods na yan. So ganun ka importante yung pagkakabit nito guys, kasi sa konting pagkakamali ng pagkabit nyo na ito, baka mas lalong mapagod lang yung may-ari kapag sinandal nya na yung palad nya dyan, no? So di, nakaganyan yung palad nya, baka kung mali yung ano nyo na ito, i-adjust nyo na lang yan kapag hindi siya kumpiyado dun sa gawaan nyo. So yun lang guys, kaya kung gusto nyong manood sa aking YouTube channel, huwag nyong makalimutan mag like, share and subscribe, at pahit na rin ang notification bell para lagi kang updated sa mga susunod na gagawin natin video. So nakita ko ito, mahigpit, maluwag pa, higpitan ko pa ng konti ito guys, para all goods yung gawaan ko. Kailangan din na malug to, ah guys, ah, Submit Edison nga pala to. Ganyan lang din naman gagawin nyo sa mga MT200, may konti lang silang pagkakaiba. O mga Shimano ng series. Kaya pag wala na siyang alog, ibig sabihin okay na siya. Try natin preno. Yan, malakas na yung preno niya, no? All goods na all goods yan. Hindi pa yan nakasagad guys. Kanina sagad na sagad to. Talagang malayo-malayo to, no? So ito hindi pa nakasagad pero napakalakas na ng preno. So yun guys, kaya kung bago ka lang uli sa YouTube channel ko, huwag mo kalimutan mag like, share and subscribe. At pahit na rin ang notification bell para lagi kang updated sa mga susunod na gagawin natin video. Yun lang guys, maraming salamat. Ito naman yung part 2 mamaya. Ayan, yan, yan. Nakita nyo ba? Yan, ikakat natin siya tapos papasok natin internal coupling. Kaya yun guys, abangan nyo to. Maraming salamat.